gustong-gusto ni Biz ang maglaro. Maglaro ng maglaro, araw-araw. Kasama ang kanyang mga kaibigan, masayang-masaya sila sa taguan. Ayoko pang pumasok sa paaralan. Pinayagan naman siya ng kanyang nanay. Darating din ang araw na magiging handa si Biz sa pagpasok sa paaralan. Mas gusto ni Biz kumanta, kumanta ng kumanta, araw-araw. Ayoko pang pumasok sa paaralan. Gusto ko lang ay magkantahan kami ng aking mga kaibigan. Pinayagan naman siya ng kanyang nanay. Darating din ang araw na magiging handa si Biz sa pagpasok sa paaralan. Kasama ang kanyang mga kaibigan, nilakasan nila ang pagkanta. Natulig pati ang mga gagamba. Gusto ni Biz ang magbasa. Kahit di pa siya nakakabasa, mahilig siyang tumingin ng mga larawan sa aklat niya. Kung minsan, nagpapakwento pa siya sa nanay niya. Ayoko pang pumasok sa paaralan. Ang gusto ko lang, magbasa at makinig ng kwento. Yun po ang gustong gusto ko. Pinayagan naman siya ng kanyang nanay. Darating din ang araw na magiging handa si Biz sa pagpasok sa paaralan. Gusto ni Biz ang gumuhit at magpinta. Kasama ang mga kaibigan, gumuhit siya ng bulaklak, hayop at sari-saring bagay na kanilang nakikita. Ayoko pang pumasok sa paaralan. Gusto ko lang gumuhit at magpinta kasama ang aking mga kaibigan. Pero isang araw, kinausap si Biz ng nanay niya. Panahon na para pumasok ka sa paaralan. Sinamahan si Biz ng nanay niya sa paaralan. Ayaw pa sanang pumasok ni Biz. Panahon na para pumasok ka sa paaralan. Naisip ni Biz na sundin ang kanyang nanay. Baka nga magustuhan ko rin sa paaralan. Sa paaralan, naglaro sila ng kanyang mga bagong kaibigan. Nag-aral silang kumanta. Nagbasa ng kwento ang guro at nagkaroon si Biz ng maraming kakilala. Ang sarap pala sa paaralan. Gusto kong pumasok sa paaralan araw-araw. At mula noon, lagi nang pumapasok si Biz sa paaralan.